I am sorry na hindi kayo nabigyan ng accreditation this year. And I am more sorry na ang dahilan ng lahat ng to, yung anak ni Raquel. Lourdes, huwag na natin pag-usapan ng batang yan. Sumasakit ang ulo ko. Well, ako, inaalta prison ako kapag nakikita ko yung mag-inang yan. Ha? Ha? Napag-aatas hindi mo sa anak mo, ha? Ay, kasi po, bumibigla ang lakad si Gilbert. Baka gabihin po kami sa daan, eh. Delikado po. Nasaan po si Mama? Nasa loob. Halika. Oh, sige po, ipagpapaalam po na yung mga bata. Oh, sige. Well, at least, wala na yung bata sa school. Now that he's expelled, wala na kami problema ni Sylvia. Well, kung pwede ko lang gawin yung ganyan, that is to kick out Drew of our lives. Actually, pati mag-ina. Why don't you stay away from them? Umari, ano pa ba yung ginagawa ko? Pero mas mahirap para sa inyo na gawin yun, tita. Because Gilbert is your son, and he considers Drew as... His own son. Well, matatauhan din si Gilbert, di ba, Marisa? Kailan pa kaya, ma? Well, siguro kapag gumawa na naman ng isang kalokohan yung anak ni Raquel. Nakabuntis na siya. I think wala nang mas lalala pa dun. Wala na nga kaya. Alam mo, huwag na natin munang pag-usapan si Drew. Baka masira ang mga araw natin. Well, we shouldn't allow that boy to affect us anymore. He's out of Southeastern Hope. At sana, mawala na rin siya sa buhay namin. Well, let's drink to that. Cheers! 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 Mama! Di nyo ba ako isasama sa cheers nyo? May cheers ako para sa inyo. Mama? Kahit kailan, hindi mawawala si Drew sa buhay ninyo. Tanggapin nyo na yun. Cheers! Sylvia, Tita Teresita, hintayin nyo lang, ha? Lalaban ang anak ko. Ipaglalaban niya ang karapatan niya makapag-aral sa eskwelahan ninyo. Cheers! Cheers!